guys. So ngayon ang pag-aaral naman natin ay ang basketball. So mag-uumpisa tayo muna sa unang skills na dapat nating matutunan sa basketball. At ito ang tinatawag na passing. So ano-ano ba ang mga klase ng passing? Okay? So una, ang unang pass na ating pag-aaralan ay ang tinatawag na chest pass. Okay? Ang chest pass ay ginagamit kung wala tayong defender sa harap natin papunta doon sa ating kasama or ka-teammates. Okay? So, chest pass ang ginagamit. Ang pangalawang pasa naman ay ang tinatawag na overhead pass. So, kapag ka meron tayong bantay or merong tao sa pagitan natin at ng kasama natin or ka-teammates natin, so, overhead pass ang pwedeng gamitin. Okay? At ang pangatlo ay ang tinatawag naman na bounce pass. Para mas mabilis na makarating sa iyong kasama or ka-teammates ang bola, ginagamit ang bounce pass. Mayroon pang isang klase ng pasa na tinatawag na baseball pass. So ito naman ay ginagamit upang mas maihagis ng malayo ang bola papunta sa iyong kasama. Okay? So yan ang mga pag-aaral natin ngayon. So una, chest pass. Susunod, overhead pass. Pangatlo, bounce pass. At pang-apat ay baseball pass. So alamin natin kung paano ito ginagawa. Okay? Okay, so ganito ginagawa ang chest pass. Hahawakan ninyo ang bola dito sa inyong dibdib. Ito. And then, ipupush nyo yung bola papunta sa inyong kasama. Okay? So, this time, gagamitin muna natin ang wall. Dahil wala tayong kapartner ngayon dahil sa pandemic, dito muna tayo magpa-practice sa ating wall. Okay? So, panoorin nyo. So, una, i-forward ninyo ang inyong paa. Kung kaliwente kayo, kanang paa. Kung kanan naman kayo, kaliwang paa ang ginagamit. Okay? So, ito. Lalagay ang kamay sa chest, pati ang bola nasa chest, at iahagis nyo papunta rin sa chest ng inyong kasama. Okay? So, paganyan. So, ganyan ginagawa ang chest pass. Huwag lang nating kakalimutan ang tinatawag na follow-through. Ang follow-through, ito ang pag-extend ng ating kamay habang hiniagis natin ang bola. So, ganito yan. So, mula dito, magpa-follow-through tayo. Okay? So, itutuloy natin yung pag-extend ng ating kamay papunta doon sa pa-teammates natin kung saan natin hinihagis ang bola. Okay? So, follow through. Huwag kakalimutan. Okay. Okay. So, ganito naman ngayon ginagawa ang overhead pass. So, katulad ng position ng paa doon sa ating chest pass, so kapag kakanan ka, kaliwang paa ang nasa harap, at kung kaliwete ka, ay kanang paa ang nasa harap. So, this time, ang bola ay nasa likod ng ating ulo. Ito. Okay? So, ilagay ang bola sa likod ng ulo, iayos ang paa, at iahagis ang bola papunta doon sa ating ka-teammates. Okay? So, ganito siya. So, ganoon ginagawa ang ating overhead pass. So, katulad ng chest pass, meron din siyang follow-through. Kapag hinagis natin ng bola, may follow-through. Okay? So, ayan. So, ganoon ginagawa ang overhead pass. Ngayon, natutunan natin gawin kung paano ang chest pass, overhead pass. So, ngayon naman, ang ituturo natin ay ang tinatawag na bounce pass. So, paano ba ginagawa ang bounce pass? Okay? Sa bounce pass, pwede nyo ring ilagay sa yung dibdib or chest ang bola. Ang pagkakaiba lang nito sa chest pass ay sa floor na pinapatalbog ang bola para makarating sa inyong ka-teammates. Okay? So, ganito siya.
iporma nyo muna. Ipoposition nyo muna ang inyong paa, katulad kanina. And then, lalagay sa chest. And, bounce. Kalimutan ang tinatawag na follow through. Dapat laging may follow through para hindi bitin yung pagdigay natin ng bola doon sa ating mga teammates or kasama. Okay? Para laging nag-e-extend ang kamay. Para yung puwersa ng pagbigay natin o paghagis ng bola ay laging meron. Okay? Natutunan na natin kung paano ginagawa ang chest pass, overhead pass, at bounce pass. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang tinatawag na baseball pass. So kaya siya tinawag na baseball pass ay dahil ang paraan ng paghagis na to ay parang paraan ng paghahagis ng bola ng baseball. Okay? So tandaan, isang paa ang nasa harap, kung kanan ka, kaliwang paa. Kung kaliweti ka, kaliwang paa. Okay? So ayan, ihahagis ang bola ng ganito ang forma, punta doon sa iyong kasama na mas malayo sa iyo. Okay? So, ito. Ganito siya ginagawa. Baseball pass. Isa pang tawag sa baseball pass ay tinatawag din na outlet pass. Okay, ang mga player na nasa baseline para mas mabilis na makaparating ang bola sa kanilang ka-teammates sa kabilang court ay ginagamit ang baseball pass. Katulad ng ginawa natin kanina. Or outlet pass ang ibang term na ginagamit. Okay, so yan. Natutunan na natin ang iba't ibang klase ng pasa. Chest pass. Overhead pass, bounce pass, at baseball pass. So, yan ang iba't ibang klase ng pasa. So, huwag lang natin kakalimutan na kung magpapasa tayo ng bola, siguraduhin nating nakatingin ang ating mga kasama. Kasi, kung hindi nakatingin ang ating mga kasama, so useless ang ating pagpapasa. Baka hindi rin nila makuha yung bola na ibibigay natin sa kanila. So dapat mayroong eye contact sa ating mga ka-teammates bago natin ipasa ang bola. Para alam nila na sa kanila ibibigay ang bola. Okay? So practice ninyong mabuti lahat ng pasa na ating pinag-aralan upang sa ganitong paraan mas magaling kayong magiging player. Okay? So thank you for watching.